Okay, magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng sumusuporta at nanonood sa channel natin. Shoutout sa inyong lahat yan. At sa kapwa ko, mga technician dagger, mga technician na may mga channel rin. Suportahan natin sila. Shoutout sa inyo. At sa lahat na rin ng mga Pinoy vlogger, suporta natin sila. Okay? At kung kayo nga po pala ay bago lang sa channel ko, pakisubscribe na lang. At pakipindot nyo na rin ang notification bell para lahat ng i-upload natin, mapapanood nyo at updated kayo. Okay? Salamat. Okay, may gagawin tayo dito ngayon na microwave oven. Ang brand nito ay Sharp. Tinisting natin kanina, pumipitik yung relay pag ino natin. Meron naman siyang power, pero hindi umiikot yung pinakapan at yung pinakailaw niya. Ito yung pinakapan niya at yung pinakailaw niya, pinaka bulb niya. Ayan yung bulb niya. Hindi umiilaw pag nag-on. Pero pumipitik yung relay niya, ibig sabihin nag-on. Okay? Testing natin para makita natin. Ayan, nasaksak na natin yung IC cord niya sa outlet natin sa 220. I-try natin i-on yung power niya para malaman natin kung ano problema. Ito yung pinaka power knobs niya. Ito yung pinaka power on niya. Subukan natin pihit. Ayun. Kung mapapansin nyo, naka power on na yan. Pero yung pan niya, ayan, naka off pa rin. And then yung ilaw niya, naka-off din. Hindi umiikot yung ilaw, yung pan, hindi rin umiilaw yung ilaw niya. Ayan. Pero pumitik na yung pinaka-relay niya, pumitik yung pinaka-relay, naka-on din yung power niya. Ayan. Pero yung pan, ayaw umiikot ng pan, ayaw din umilaw ng ilaw niya. Ayan. Okay, check ang unang gagawin natin ito. Check muna natin yung pinaka supply na pumapasok dito, kung mayroong supply na pumapasok. Tingnan natin. Pag magtitesting nga pala tayo ng mga boltahe nito, lalo na pag ayaw umikot yung pan tapos ayaw umilaw pero nag-on yung power niya. Ugaliin natin laging tatanggalin yung supply ng high voltage, kasi minsan walang supply yung pan tsaka ilaw, pero yung sa high voltage mayroon supply. Kaya ingat tayo ron, baka magkaroon ng supply yung high voltage, makukuryente tayo. And then para iwas tayo na madama yung ibang pyesa. Okay. Ito yung supply ng high voltage nito, papuntang transformer. Ihang lang natin yung isang paan niya, para ihang natin yung isang linya, para at least wala siyang pumapasok na supply dito sa transformer. Hindi siya magkakaroon ng high voltage pag nakahangtong isang pin ng transformer. Okay? Tapos tsaka natin i-testing yung mga boltahe na pumapasok dito sa tingnan natin yung voltahe rito sa pan tsaka sa ilaw, kung meron siyang pumapasok. And then check na rin natin yung voltahe nito ng papuntang high voltage, kung meron siyang supply. Minsan kasi hiwalay kasi yung supply nito ng high voltage, hiwalay yung supply para dito sa mga pan. Iba kasi yung relay yung para sa high voltage, iba yung relay para dun sa pan. Kaya minsan mayroong supply yung sa high voltage. Okay? Testing natin muna yung sa high voltage kung mayroong pumapasok na supply.
Iyon natin. Okay. Ito yung papuntang transformer, yung kulay orange na to. Ayan, puntang transformer. Lagay natin dito yung isang tester natin. And then yung isa, ito yung isa, yung hinang natin galing sa switch. Doon sa pinaka-switch niya. Saksak natin para malaman natin kung mayroon siya voltahe pumapasok. Okay, iyon natin yung pinaka-power on niya. Ayan, tumunog na. Subukan natin testerin kung mayroon supply. Lagay nga pala natin sa AC. Kasi ang dapat na voltahe niyan is 220 or 240. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang bultahe. Mayroon bultahe yung papunta dito sa yun ako. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, may bultahe yung papuntang high voltage natin. Ang walang bultahe yung papuntang pan and yung papuntang ilaw. Okay? Testing natin yung sa ilaw tsaka yung sa pan. Tiyon natin uli. Ayan, naka-on na. Testing natin yung sa pan. Ayun. Walang voltahe yung sa pan. Ibig sabihin, walang nakarating na 220 rito sa pan. Okay. Itingnan din natin yung sa ilaw kung may pumasok na 220. Okay, wala rin siyang pumasok na 220 sa ilaw. Sabihin, hindi nakarating dito yung supply papunta sa ilaw at sa pan. Pero meron siyang supply papunta rito sa high voltage. May posibilidad na umiinit ito pero hindi siya umiikot yung pan at yung sa ilaw natin. Okay. Ayun, dito nang galing yung isang linya sa may pinaka-relay. Dito, dalawa kasi ang relay nito. Isang relay para sa high voltage, isang relay para sa ilaw at sa pan. Check natin yung isang relay papunta sa may pan at sa ilaw. Okay? Kalasin natin yung pinaka-board niya. Ngayon, nakalasin natin yung pinaka-control board niya. Dalawa yung relay nito, ito. Ito yung relay na maliit, papunta to sa doon sa ilaw at doon sa pan. Ito naman, papuntang high voltage. Ibig sabihin, yung naririnig natin tumutunog, itong relay na to, papuntang high voltage, ito yung gumagana. Ang hindi gumagana, itong relay papunta sa ilaw. Kaya wala siyang voltahe yung ilaw natin, pati yung pan. Check natin isa-isa yung pinanggalingan itong relay na to para malaman natin kung saan ang problema. Okay, isa-isa natin. Balikan ko kayo kasi mahaba yung video natin. Ayan, tinanggal natin yung pinaka-relay nito. Dito siya nakalagay, yung pinakamaliit na relay niya. Kung mapapansin nyo, kinalawang na yung pinaka-pin ng relay. Bali, naputol na yung isang pinaka-pin. Ayan. Ito. Putol na yung isa. Bali, nangyari kasi nito, lininis na lang natin kasi tinirahan ng ipis to. Kaya kinalawang yung mga terminal niya. Kaya siguro naputol yung pinaka-pin ng relay.
Gagawin natin dito, dugtungan na lang muna natin. Dugtungan natin tong pinaka-pin. Ayan, para maikabit natin. Tingnan natin kung gagana pa itong reling ito. Subukan natin kung dito lang ang problema. Putol yung pinaka-pin. Okay? Kabit natin. Dugtungan muna natin yung pinaka-paa niya. Ayan na, ikabit na natin yung pinaka-relay nito. Ayan. Yung maliit. Bali, ginawa natin, magkabit na lang tayo ng maliit na wire dun sa putol na terminal. Tapos, pinasok na lang natin dito sa pinaka-butas niya. Ayan. Tapos, saka natin kinunik dito sa terminal ng board. Ayan. Ngayon, testing natin kung gagana na yung ilaw nito. Asimbol natin. Ngayon natin kung gagana na. Kung bago nga lang pala kayo sa channel ko, pakisubscribe na lang. Pakipindot nyo na rin yung notification bell para lahat na i-upload natin, updated kayo. At paki-likes na rin at comment. Salamat. Tingnan natin kung gagana na siya. Ayan, ikabit na natin. Okay, testing natin kung iilaw na yung pinaka arili, pan niya, tsaka yung ilaw, kung ikot na yung pinaka pan. Pero wag lang muna natin kakabit yung pinaka high voltage niya para safety tayo. Pailawin muna natin, tapos paikutin natin yung pinaka pan. Okay, testing natin. Saksak natin yung terminal niya, yung AC plug niya. Eh yan, nakasaksak na. On natin yung power na. Ayun. Papansin nyo, umikot na. Okay. Ayun. Pero wag muna natin kakabit yung high voltage hanggat hindi natin na-sure. Okay. Ayan, umikot na. Yung relay lang ang naging problema nito. Kaya ayaw umikot ng fan, tsaka yung ilaw. Ayaw gumana ng ilaw. Ngayon, kabit natin yung high voltage, pero bago natin kabit yung high voltage, i-double check muna natin yung mga capacitor at yung diode kung hindi shorted para makita natin kung walang problema sa high voltage bago natin ikabit yung pinaka supply ng high voltage niya. Okay? Check ko muna yung pinaka high voltage nito ng mga yung transformer, yung diode, yung fuse, and then yung capacitor. Check muna natin para iwas putok tayo. Tsaka natin ikabit yung supply ng high voltage bago walang shorted. Na-shorted yung magnetron, saka natin ikabit yung high voltage para makita natin kung iinit na. Okay? Ayan, at testing na natin yung mga capacitor niya, yung magnetron, yung fuse ng high voltage. Okay naman. Wala naman siyang problema, wala shorted. Kinabit na rin natin yung pinaka supply ng transformer para sa high voltage. Testing na lang natin kung umiinit. Kung init na siya. Okay, saksak natin.
Kuha lang tayo ng basang-basahan. Ayan. Kuha tayo ng basang-basahan. Lagay natin sa loob para makita natin kung init siya. Air-fryer natin. Ayan, nakasaksak na. I-on natin. Natin patagalin, baka masunog yung tao, ano. Okay. Okay. Ayun. Mainit na. Okay. Ito nyo, umusok na. Uminit na siya. Okay. Mainit na. Okay. Okay. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. Thank you.